na nga ba ko sa inyo? My question is for the UHQ team, Mr. Angel Perriero. Sabi na kanina, di ba? Oh, hindi ka tulog, Sir Rotel! Iiyak na! Sir, palabas po. Okay, Mr. Angel Perriero, the UHQ team of all times. Then my first question is, isa ka sa pinakabago, di ba, Angel? So, pero pag napapanood ka namin, parang nag-blend ka agad, may rapport ka agad with everyone, even the original hosts. Paano mo ginawa yun na mag-establish ka agad ng rapport with you? Ito po yung story niya. The first 2 weeks ng pagpasa ko sa unang bilik, I was very timid. Meron po akong certain place na tinatapay na kasi intimidated po ako sa kanilang lahat dati. Kasi nga, napapanood ko lang sila, parang idol sa mga parents ko. So, parang ako, oh my God, katrabaho ko na sila. So, yung tiyapan. So, ang pinanglulong po nila sa akin, sila po talaga may gawa nito si Daddy Egan. Bumili siya ng pandesal. Tapos simula nung araw na nakakain ako ng pandesal, araw-araw na po yun. Unti-unti na akong pumasok sa circle, nakakain ko na sila, nakakusta ko na sila. Doon po talaga nagsimula sa simple pandesal nila. Tapos yung rapport namin, surprising, hindi po sila may rapport sa nga. Bawat isa po ng hosts ng unang hearing, sobrang mabait po nila, sobrang professional. At saka parang pamilya po kami, tulad po sinabi namin kanina, na ito po samahan namin, on and off cam, ganito po kami, kasi nag-ibay po kami. Kaya sobrang masalamat ko po, na sobrang masarap ko lang masalamat. Ayan, and my second question is, since you're doing the weather report, di ba, na alam natin na napakahirap, very relevant, yung nakasalalay ang buhay ng mga tao pag may bagyo, paano mo nagagawa na mas madaling maintindihan ng, especially ng masa, yung nire-report mo para alam namin kung ipasok ka or whatever? Ngayon po kasi, dati, nung nanonood ang weather, idol ko po si Magdali. Pero ang napansin ko kasi dati, may mga words na panalim, may mga pangayahaga. So ngayon, ang atake po namin ngayon, yung may nindihan ng lahat. So, parang in layman's term. So, mga simpleng salita, pero direct to the point. At yun po yung nilalaman ng pag-asa, meron po siyang pag-asa, nire-relay lang po namin. Para po ang update na yung mga kapuso niya. Obviously, masama po sa mga nakakataon ko lang. Kasi hindi po simple ko ulam lang o maaaraw ba. Iba-iba po yung epekto ng klima. Depende po sa lugar dito sa ating bansa. Kasi sa ating maaaraw dito sa Metro Manila, ulam lang. Pero sa ibang bansa po, masama po sa Silver Luzon, ibang bahagi ng bansa, ay pinatahan po sa mga sila. Kaya yun po. Ang ginagawa po namin, layman's term, direct to the point para po madali ma-adapt or ma-intindihan ng tao. And last and last, since I follow you on IG, nakita ko na lubog yung kwarto mo nung bagyong... Bagyong ano ba yun? Karina. Karina. Kumusta yung kwarto mo? Lumipat na po ako kasi nag-home po ako. Ang nangyari doon, napunong yung kwarto ko po pa-basement. So, no, so imagine nyo na po, napuno siya hanggang ceiling. So ang lahat ng damit ko pagpasok, lahat, sapatos, gamit, lahat na sinanong kama. So kinabukasan, pumasok po ako na po ng kasi nga, binigyan ako ng... Simula nun, binigyan ako ng damit ni Sir Ivanan. Binigyan ako assistant si Mami Sulikan. Ng mga production po, ng mga hearing sila ni Sir Janela. Binigyan po ako ng pambili ng brief ni Shaira at saka ni Lili. Kasi lahat po, simula nun, doon po na lang naramdaman na sobrang mahal po nila ako. Kasi nga, sa simpleng mga bagay, naramdaman ko po na may kasama po ako. At may katuwag po ako sa hirap at ginawa ng buhay. Isang bag lang na bitbit mo nun? Oo, isang bag. Anyways, congratulations, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir.